Hello everyone, thank you so much for watching. Ngayon po magluluto po tayo ng koshari or Egyptian recipe. So ito po yung tinatawag nilang sharia or sharia. Para siyang ano, parang sutanghon pero maliliit lang siya ng ano na hugis or sutanghon talaga siya or yung parang anong tawag noon, yung maliliit, nakalimutan ko. So ayan po, anuin lang po natin siya. Gawin po natin or lutuin po natin siya, kunting brown lang. Dapat hindi ko na po nilagyan ng mantika yan kasi kaya naman po siyang ipa-brown without oil. So hindi na bali, nakalimutan ko kasi eh. So habang nag-brown na po yan, is isi-separate lang po natin siya or strainer natin siya para matanggal yung mga oil, mga excess. And then mayroon na po din tayo ditong onion. Ayan, yung ating strip onion or kinakat natin ng pahaba. Nakalimutan ko lang siyang i-video nung hindi pa nagiging brown. So hindi bali, kasi nga minsan talaga ganun talaga. Akala mo naka-on yung recording pero hindi pala. So, ilagay natin siya sa paper towel para po matanggal yung mga excess sa oil po sa ating onion. Napakasarap po niyan. Kasi nga iyan po ang pinaka-importante dito sa ating recipe o sa ating ingredients ng ating niluluto. Ayan, ibabalik ko na po yung ating sharia na which is brown na. And then, ilagay ko na rin po yung kanin, yung masbati. Na which is sinugasan na po natin yan. Binaman natin siya ng 15 minutes sa init na tubig para po ganyan yung texture niya. Yung puti na siya na parang malagkit na ang kulay. So, yan po ang ating koshari. Ito po kamag-anak po ito ng munggo. Alam niyo po yung munggo. Kamag-anak po yung munggo o yung lintel. Ito po ay isang beans din po. Yan po ang ating tinatawag na koshari. Nakalimutan ko lang sa English po. Ano ang name niyan, isusulat ko na lang po. So ayan, nilagyan na po natin siya ng coriander powder, curry powder, cumin at saka turmeric, and then naglagay po tayo ng black pepper at saka Maggi cube or Nor cube. So ayan, i-mix lang po natin 'yan hanggang makita po natin yung parang kumakalatok-kalatok yung kanin or pumuputok-putok. Pero hindi ko na po yan hinihintay na pumuputok-putok. Nilagyan ko na po yan ng tubig or maganda po lagyan na natin siya ng warm na tubig para po mabilis po yung pagluto. At i-cover lang po natin siya hanggang makukover lang po natin yung buong niluluto natin. Huwag po maraming masyadong tubig kasi kapag maraming pong tubig is ano po siya, magiging malabs, hindi magiging malabs ano, yung mag-iisa, kundi magtutubig yung kanin, hindi maganda ang resulta. Lalo na nagluluto ako. Ang ginamit ko po dito is na ano, yung salad master. So, kunting tubig lang po talaga. Tamang makover lang po yung ating kanin o yung ating niluluto. So, ngayon po magpakulo ako ng tubig. Nilagyan ko ng asin at saka oil. At mag-boil ako ng kunting ano lang. Kunting macaroni. At saka yun yung sharia din. So, ayan na po. Tingnan po ninyo. Inano ko po yan sa low fire. So, tingnan nyo po yung ating kanin or ating bigas na napakaganda po ang pagkaluto niya. Iisa-isa po siya. Kasi kapag dinamihan mo po ng tubig yan, ay hindi po maganda or hindi po magiging ganyan yung pagkaluto ng ating kanin o ang ating koshari. So, ayan po, malapit na po maluto ang ating niluto na macaroni at saka yung koshari niya. Hindi ko na siya dinuro para mahaba pa rin. So, strainer lang po natin and then ibabalik natin siya sa casserole. I-steam po natin siya ng saglit within 5 minutes lang. Ayan, naglagay po ako ng anong tawag dyan para po hindi po direct yung fire or flame. So, lagyan natin ng konting mantika or pa hindi po siya magdikit doon sa mismong casserole. So, steam natin siya ng mga 5 minutes at hintayin lang po natin siya. Pag nag-usok-usok na yan, so okay na yan. And then, ilalagay na po natin siya sa ating, or ilalagay na po natin siya ibabaw ng ating niluluto na which is koshari. Ayan po, i-aarrange lang po natin siya mabuti kasi nga
Ayan po, casserole, ano po, salada master po yung ginamit ko. So, ready to serve na yan. Hindi mo na kailangan na ililipat pa. So, ilalagay na po natin yan sa table. So, ganyan na po. And then, ilalagay ko na po yung deep fry na onion natin. So, hindi po talaga pwedeng walang onion. Yan yung pinaka the best dyan na onion po. Yung deep fry onion natin. So, thank you so much for watching. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at sa mga nagsusubaybay pa at magsusubaybay pa. Thank you so much sa love and support niyo po sa aking channel. Thank you so much. God bless everyone.